Okay, so in this vlog, pag-uusapan naman natin yung credit card purchases. Alright, so itong case na to, may GR number na 248898 na desisyon na nito noong September 7, 2020. Now, itong si holder ay nabigyan ng credit card ng isang bangko noong 2009. Now, doon sa terms and conditions ng card na yon, nakalagay doon na yung interest monthly ay 3.5% and may late payment charges na 7% monthly. Okay. So, sa paggamit niya ng credit card, nag-default siya sa payment. Hindi siya nakabayad magmula nung 2019. Nagkaroon siya ng unpaid balance na 1.7 million. Kasama na doon yung interest and late payment charges. Ngayon, binigyan siya ng demand letter ng card company. Natanggap niya to noong November 2010 pero pinagwalang bahala niya. So, noong December 2010, nag-file ng complaint ngayon itong si credit card. Hinihingan siya ng payment in the amount of 1.7 million. Ngayon, sabi naman niya, ang total lang na utang niya ay 300,000. Umabot lang ng 1.7 million dahil sa interest and yung late payment charges na napakataas nung rate monthly. Okay, so pagdating sa Korte Suprema, ang sabi ng Korte, ganito, inamin niya na may utang nga siya doon sa credit card company na yun. Ginamit niya yung credit card na inisyo sa kanya and nagkaroon siya ng mga purchases. Pero sinasabi niya na 3,000 lang kasi yung iba, late payment charges at saka yung interest na napakalaki. Pero nung naipakita sa korte yung record, mula 2009, kay April to October, nagkaroon siya ng purchases, ang total ay 4.8 million. And yung total lamang na nabayaran niya ay 3.6 million. So, ibig sabihin, meron pa siyang unpaid na 1.2 million. Okay? Yun yung nakita sa statement of account niya sa SOWA. Now, yung 1.2 na hindi pa niya nababayaran, yun ang principal obligation niya ngayon kay credit card company. Pagdating naman doon sa 3.5% at saka 7% na monthly interest and late payment charge, ang sabi ng korte, masyado itong mataas, unreasonable ito. Therefore, na-struck down yung interest na yun for being unreasonable, unconscionable, exorbitant, okay, masyadong mataas. So, sa batas kasi, merong dalawang klase ng interest. Monetary interest and compensatory interest. Yung monetary interest, ito yung pinag-usapan ng dalawang partido na ito yung magiging interest ng pera na ihiramin mo sa kanya. Monetary yun. Compensatory interest naman, ito yung interest na ina-apply ng batas o kaya ipinapataw ng korte kapag ka nagbaba siya ng desisyon. Okay? Ito yung tinatawag na danyos. Ganun. Now, yung interest dito na, sa credit card na to na napag-usapan, ito yung monetary interest. So, although nag-agree si credit card holder, kailangan itong i-temper ng korte. Kasi yung interest rates ay masyadong excessive and reasonable. So, hindi na ito pinayagan, okay, ng korte. Now, what about, dahil ba dun sa unreasonable yung interest, mababaliwala na ba yung principal obligation mo sa iyong credit card? Okay. Ang sabi ng korte, yung interest, na-struck down siya for being unconscionable. Pero, yung principal
obligation niya in the amount of 1,200,000 ay nananatili pa rin valid. Ibig sabihin, pupwede pa rin itong kolektahin ni credit card company. Okay? So, hindi ibig sabihin na illegal yung interest na napag-usapan kasi masyadong mataas, in violation of law, ay hindi ibig sabihin no na wala nang karapatan si credit card company na kolektahin yung principal amount ng pagkakautang ni card holder. Okay. Napawalang bisa lang or na-struck down lang yung interest dahil sobrang taas. Pero yung principal amount ng pagkakautang ay maaari pa rin kolektahin ni credit card company. So in this case, ang sabi ng korte, yung monetary interest na pwedeng singilin ay 12% yearly. So ibig sabihin 1% per month lang. Mula sa date na nagkaroon ng judicial demand si credit card company laban kay credit card holder. Okay. And so mag-earn ito ng 12% monetary interest, 12% compensatory interest. Okay. And then mag-earn pa ulit ito ng additional 6% mula naman sa July 1, 2013, mula nung magkaroon na ng desisyon yung mababang korte hanggang sa full payment. Okay, 6% naman. Yun na yung monetary interest and compensatory interest. So, kahit na mataas yung nabanggit na monetary interest sa terms and conditions ng inyong credit card, hindi ibig sabihin ito na wala nang right para kumolekta si credit card company laban sa pagkakautang ninyo sa inyong credit card. Pero i-struck down or papawalang bisa ng korte yung masyadong mataas yung exorbitant interest na tinatawag kahit na nag-agree kayo halimbawa dun sa terms and conditions ng credit card ninyo. Okay, so yun. Para dun sa mga gusto mag-avail ng membership packages, pakicheck po yung join button sa aking YouTube channel and then makikita nyo doon yung mga privileges or perks na makukuha nyo pag naging member kayo ng aking YouTube channel. So, meron dong mga legal advice, consultation, or kung magpapagawa kayo ng legal document like position paper, SPA, affidavit, demand letter, ganon. Nakalagay po doon, complaint affidavit. Ayun. May mga iba-iba akong membership packages. So, please check it out and thank you sa pag-support nyo sa aking channel, sa aking TikTok account, and sa aking Facebook page. Thank you for watching!